Palihog, Pindo. Maraming salamat. Thank you, Rob, sa iyong pagpakilala. Maraming salamat. Ay, pag-upo na, please sit down. Pag hindi kayo nakaupo, hindi ko pwedeng habaan yung aking speech ng gusto. At ang ating at Mayor Cañosa, maraming salamat at mabuti at nakapagpunta kami rito. Alam nyo, mula nung dumating ang balita na bago ng Pasko, na patuloy na yung ulan at hindi at dumarating na yung balita sa amin, mga report sa amin na nagkakabaha, ay gusto na namin makapunta, ngunit yung weather hindi kami makalipad ayaw ng mga piloto. In fact, yung galing kami sa Osamis, lilipad din kami doon sa flood hit area, hindi na nakalipad yung helicopter dahil masyadong mababang ulap. Kaya this was our first chance. Ako'y nandito upang tignan kung ano ba talaga ang nangyari at kung ano yung mga kailangan gawin. At tiyakin na yung mga nawala sa tahanan, mga evacuee, ay nasa inyo lahat ng inyong pangangailangan. At siyempre, pagka may ganito, pagka may disaster na ganito, nakabaha, ay unang-una, ay siyempre, sinasalba namin lahat yung mga na-stranded, dadali natin sa evacuation center. Bago yun, may pre-evacuation. Pero ito talaga, biglaan eh. Biglaan ito, walang masyadong warning na ibigay sa atin. Dahil mukhang ganyan ngayon ang panahon. Kuminsan, kung titignan mo, maayos naman, sabi, hindi naman uulan. Bigla na lang magkakaroon ng malaking ulan. Kaya't ganyan ang nangyari sa ating ngayon. Kaya't medyo nabigla tayo. Ngunit, nakapag-respond kaagad ang LGU. Siyempre, ang first responder lagi is the LGU. And the LGUs are the ones that are our frontliners. At the very start ng isang disaster, talaga silang una ninyong makikita. At sumunod na dyan, siyempre, inukuha lahat ng mga na hindi pa na na-evacuate o biglang nadaanan ng baha. Tapos susunod dyan, siyempre, ito na yung evacuation, yung pagsuporta sa inyo. Kaya tinitiyak namin na lahat kayo na hindi pa makauwi sa inyong mga tahanan at nandito pa sa mga evacuation center ay nasusuportahan, naaalagaan, meron kayong kinakain, meron kayong tinutulugan. At sa lalong madaling panahon, gagawin namin yung mga partially damaged. Kasi pag tinitignan namin yung mga report, meron yan how many households, ilang household ang sira. Meron yung completely damaged, meron naman yung partially damaged. Yung mga partially damaged, pag pwede nang balikan, magdadala rin kami ng rebuilding material para naman maayos ninyo yung mga bahay. Yung mga completely destroyed na bahay, ay titignan natin kung pagawa na lang tayo o pwede pang magpagawa ng bago o idadali na namin sa resettlement center kung saan meron bibigay ang National Housing Authority na magbibigay ng pagkakataon para makatira doon sa ating mga resettlement areas. Kaya patuloy ang aming ginagawa at tatitiyakin namin na habang nandito pa kayo, we will make sure na kayo ay lahat ng pangangailangan ninyo ay nakukuha ninyo. Andiyan ang ating mga magigiting na DSWD workers at masyadong marang hindi wala nang Pasko itong mga ito, hindi na nagpasko itong mga ito dahil nga inaalalayan kayo lahat. Kaya patuloy ang kanilang trabaho, hindi sila alis na hangga't lahat kayo, unang-una hangga't lahat kayo ay makauwi na. At lahat na kayo ay mabigyan na ng tirahan. Kung iba, yung iba pupunta sa inyong mga kamag-anak, yung iba makabalik na sa inyong mga bahay. Hanggat nang umabot tayo sa ganung sitwasyon, ay hindi pa aalis ang pamahalaan dito at patuloy ang magiging tulong na ibibigay. Kaya nandito kami para mag-witness, makasiguro na maayos ang ating pag-distribute ng ating mga relief goods. At lahat ng kagaya ng aking nasabi, hindi lamang pagkain, kung hindi yung mga ibang pangangailangan din. Kaya ako'y mabuti naman at nabigyan ng pagkakataon para makita ko, makilala ko kayong lahat at makita ko kayong
makita ko kung ano ang inyong anong talagang sitwasyon. Naiba yung nasa Maynila ka lang eh. At nakikita mo sa television, nagbabasa ka ng report, ibang-iba talaga pag nakarating ka at makita mo ng sarili mo kung ano ba talagang naging problema. Kaya pinilit ko na makarating dito. Hindi ko naman nakalain na 16 years pala ang inantay ninyo para makabisita ang inyong Pangulo. Well, hindi ko kayo pag-aantay ng 16 years. Asahan ninyo yun. Anyway, itong ating mga kabataan barangay, ba't ang daming kabataan doon pa lang sa landingan namin, sinalubong na kami ng mga KB. Pero alam niyo ang bagong kahulugan ng KB ngayon, sabi ni Senator Aime, katandaan barangay na daw. Kaya yung mga tayo, yung namimilit pa rin, nagtatanggap pa rin, sabi ni Boss Aime, sabi katandaan barangay na tayong lahat. Anyway, I'm sure, kaya't nandito mga KB, ang mga KB na yan, hindi na, ang KB, sa training ng KB, habang buhay yan, nagsiservisyo yan sa tao. Hindi umaalis sa servisyo sa tao. Kaya't magandang makita sila rito hanggang ngayon. Ilang taon na ito, 30 taon na, 40 taon na ito, sila'y patuloy pa rin ang servisyo. Yan din ang inyong gobyerno, ganyan din ang inyong pamahalan. Patuloy lang ang aming pag-monitor sa inyo at pagtiyak na kayo ay secure, kayo naman ay kahit papano nabibigyan ng tulong at ginagawa namin lahat upang makauwi na kayo at mabalik na kayo sa inyong mga tahanan at makabalik na kayo sa inyong mga trabaho. Basta sana naman ang weather natin ay huminahon ng konti at pagbigyan tayo ng konti at kami ay susuporta para makabalik na sa normal. Maraming salamat sa inyo lahat. Maraming salamat sa inyong mainit na salubong at maraming salamat sa lahat ng inyong naging tulong sa nakaraan. At ito naman, dito naman sa Butuan, dito kami dapat pupunta noon na hindi kami makapasok dahil sa weather. Dito naman ang hindi kami makapasok, hindi dun sa Usamis, dun kami sa Usamis na naiwan. Pero at least ngayon nabigyan na ako ng pagkakataon. Kaya maraming salamat sa inyong salubong at asahan po ninyo na inyong pamahalaan, ang inyong gobyerno ay nandito at binabantayan kayo at tinitiyak na kayo ay nagiging nababalik na sa normal na inyong buhay. Maraming salamat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Mr. President. At ngayon, tunghayan po natin si Presidente Marcos kasama ni Sap Lagdameo, DSWD USEC Punay, States Party, para sa ceremonial distribution ng 5,000 cash assistance sa 10 beneficiaryo na sina Esterlita Anwada, Johanna Abadejos,